Jordan Clarkson, let me say this. Jordan Clarkson will be beyond FIBA World Cup. Ang makakita kay Jordan Clarkson in the FIBA World Cup playing for our Philippine national team wearing our Gilas Pilipinas jersey, madadala ito ni Jordan Clarkson beyond FIBA World Cup. Hi guys, welcome to our latest video. Isang matinding topic ang nabuhay, muling pinag-uusapan in the social media, and that is about Justin Brownlee or Jordan Clarkson, kung sino ba sa dalawang ito ang nararapat na makasama sa ating national team, ang Gilas Pilipinas, na sasabak sa darating na FIBA World Cup. Ito ang ating pag-uusapan sa ating latest video, but before we jump into it, pakiclick lang po ang subscribe button and notification bell in YouTube, pati na rin ang like or follow button sa ating Facebook page. Ganun din ang mga laro in the NBA Playoff, Western Conference Finals, Eastern Conference Finals, malapit na rin ang finals. Lahat ng ito inyong mapapanood, pwede pa ninyong tayaan sa 1xBet. Kung hindi pa kayo nagpaparehistro, i-click lang ninyo ang link na inyong makikita sa ating description box. Legit na legit ang 1xBet, lalong-lalo na kapag KRTS ang promo code na inyong ginamit. Maaari pa kayo magkaroon ng up to 7,000 pesos bonus on your first deposit. Ibibigay sa inyo ng 1xBet, at hindi lamang ito, ang Team Kratos tutulungan kayo kung paano mag-rehistro, mag-deposito, mag-withdraw para mas mapadali ang inyong proseso on how to win sa 1xBet. But please, lagi kong pinapaalala, family first, gamble responsibly. Justin Brownlee over Jordan Clarkson. First of all, I would like to say that there are no wrong choice kung sino man kay Justin Brownlee or Jordan Clarkson ang mapili ng ating Gilas Pilipinas, ng Samahang Basketball ng Pilipinas, ni Coach Chot Reyes kasama ang buong coaching staff of Gilas Pilipinas. There are no wrong choice, lalong-lalo na kung pag-uusapan nyo parang mala-android na si Justin Brownlee, naka-program to distract, naka-program to win. Or an NBA player, a legit NBA player, kilalang kilala sa buong mundo na si Jordan Clarkson. Former Sixth Man of the Year lamang ang pinag-uusapan natin if we will talk about Jordan Clarkson. So, sino nga ba kay Justin Brownlee or Jordan Clarkson ang nararapat na kunin ni Coach Chot Reyes at sa mga basketball ng Pilipinas and the rest of the coaching staff? First of all, pag-usapan muna natin si Justin Brownlee. What Justin Brownlee can bring to the table para sa ating Gilas Pilipinas? First, familiarity. Yes, Gilas Pilipinas will go abroad and prepare for the FIBA World Cup. Dito i-gauge ni Coach Chot Reyes and the rest of the coaching staff kung sino ba talaga kay Jordan Clarkson or Justin Brownlee ang pwedeng gamitin sa FIBA World Cup. Well, hopefully, makasama si Jordan Clarkson because the schedule of Jordan Clarkson, di natin alam. Ito yung mga bagay na hindi natin matitiya kung talagang aakma yung schedule ni Jordan Clarkson para sa training ng Gilas Pilipinas. He said he will be available on time for the FIBA World Cup. But there are no certain commitment from Jordan Clarkson kung handa ba siya na ganito kahaba yung kanyang preparation para sa Gilas Pilipinas at sumama sa ating national team. So in terms of familiarity, lamang dito si Justin Brownlee. Not only because he will be 100% sure na makakasama during the preparation, pero kilalang kilala niya kahit sino pang manlalaro, kahit sino pang local players ang makasama sa Gilas Pilipinas, sa final lineup ng Gilas Pilipinas, even without those preparation, kilalang kilala na, may idea na si Justin Brownlee kung anong klaseng manlalaro, and the game situations, alam na alam ni Justin Brownlee, basang-basa na niya ang mga Filipino players because for the longest time, Justin Brownlee, mala Pilipino na nga, halos dito na nakatira sa ating bansa at naglalaro sa PBA kasama ang mga nasabing manlalaro. For Jordan Clarkson, he can use that preparation if he will be available to familiarize himself. May mga players din dyan na familiar na rin si Jordan Clarkson, nakasama na rin niya. But in terms of familiarity, I will give it to Justin Brownlee. Second, the decision making of Jordan Clarkson and Justin Brownlee, sino ba ang mas pwede, mas lalamang para sa ating Gilas Pilipinas, para sa ating national team? Because of the familiarity, the decision making, I will still give it to Justin Brownlee. Huwag munang magre-react. Teka muna, patapusin muna ninyo ako. I'm sure may magre-react na kagad mga fans si Jordan Clarkson, and those who wants to see Jordan Clarkson in our Gilas Pilipinas, gusto ko rin makita si Jordan Clarkson sa ating Gilas Pilipinas. Huwag muna kayong magre-react. But for the decision making, lamang dito si Justin Brownlee. Because of the familiarity. Alam na alam niya. We already saw that in the Southeast Asian Games on how he set Marshall Lassiter, on how he set Chris Newsom, kung paano niya i-maximize yung mga talents ng mga players. Ito naman ang talagang special kay Justin Brownlee. Although, they will fail sometimes, kagaya ng Barangay Ginebra, hindi naman laging magja-champion yan. But, in each and every game, siguradong-sigurado tayo na ilalabas ni Justin Brownlee ang galing, ang husay ng kanyang mga kakampi, at ito ay hindi mag-iiba from Barangay Ginebra to Gilas, Pilipinas. So, decision making, I will give it to Justin Brownlee.
And third, pag-usapan natin, chance for the locals to shine. Ito naman yung talagang maibibigay din ni Justin Brownlee if we will compare to Jordan Clarkson. If we will have Jordan Clarkson in our Gilas Pilipinas, all eyes will be on Jordan Clarkson. Hindi nga natin maalis, pati yung ibang local players natin nakasama sa Gilas Pilipinas, sometimes they are over-reliant because of the shot-making ability ng tao ni Jordan Clarkson. Sometimes even our local players over-relying to Jordan Clarkson. And that will limit their time to shine in the world stage of basketball. With Justin Brownlee, sometimes he will take over, he have that ability, but naturally, Justin Brownlee wants his teammates to shine. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko, gustong-gusto ko, na mag-shine ang ating mga talents, ang ating mga local talents in the world stage of basketball, ala Jimmy Alapag, ala Jason Castro, and among all other players, LA Tenorio, in international stage of basketball. And with Justin Brownlee, 100% sure, he won't allow his teammates to go silently throughout the duration of the FIBA World Cup. But there is one concern if they will choose Justin Brownlee to play in the FIBA World Cup. One concern para sa akin, pag-uusapan natin maya-maya. Pero pakita ko muna sa inyo ang averages ni Jordan Clarkson playing for our Gilas Pilipinas and the averages of Justin Brownlee playing for our Gilas Pilipinas for the windows of the FIBA World Cup. Unahin natin si Justin Brownlee. Against Lebanon, Justin Brownlee scored 17 points on a 7 out of 14 field goal percentage. 2 out of 3 in the 3-point area, 5 out of 11 in the 2-point area. He grabbed 4 rebounds, he dished 5 assists. Pagdating sa Jordan takeover mode, alam ng marami yan, napanood ng marami yan. Justin Brownlee took over our game against Jordan. He scored 41 points on 16 out of 26 shooting at 61% from the field. Napakataas ang efficiency ni Justin Brownlee. May kasama yan, 12 rebounds at 3 assists kontra sa Jordan. While Jordan Clarkson, in his 2 games para sa ating Gilas Pilipinas against Lebanon, he scored 27 points on 6 out of 17 shooting, 35% from the field. Jordan Clarkson, he grabbed 6 rebounds, may kasamang 7 assists. Against the Kingdom of Saudi Arabia, he scored 23 points, 8 out of 14, 57% from the field. Jordan Clarkson against Kingdom of Saudi Arabia, may kasama 5 rebounds and 6 assists. So in terms of averages, mas maganda ang ipinakita ni Justin Brownlee kay Jordan Clarkson. Numbers don't lie. Huwag muna ulit magre-react yung mga fans ni Jordan Clarkson or those fans na gustong makita si Jordan Clarkson para sa ating Gilas Pilipinas. But numbers suggest that Justin Brownlee provided better number para sa ating national team compared to the numbers na na-provide ni Jordan Clarkson. Now, ano ba yung binabanggit ko na medyo magiging problema ni Justin Brownlee kapag siya ang pinili ng samahang basketball ng Pilipinas ng coaching staff ng ating national team? Ang magiging problema is not with Justin Brownlee, but with some Filipinos na nadadala sa world stage of basketball yung pagkamuhi, yung pagkagalit nila sa Barangay Ginebra. There will be haters, and this is not good for our country. Dapat kapag sumabak tayo sa isang world stage ng basketball, kagaya ng FIBA World Cup, mapa-Olympic yan, or FIBA World Cup, kailangan buo tayo. At ito naman ang maibibigay ko kay Jordan Clarkson. If Jordan Clarkson will be our naturalized player, we will be solid. Kahit mga Barangay Ginebra fans, I'm sure they will be ready to support Jordan Clarkson kahit pa siya ang mapili over Justin Brownlee. Ang hindi ko nasisigurado ay kung tatanggapin ng mga haters na Pilipino si Justin Brownlee, yung mga haters ng Ginebra, si Justin Brownlee para sa ating Gilas Pilipinas. So this is the advantage. Huwag na nating pag-usapan kung magkano ba ang ibabayad kay Jordan Clarkson, magkano ba ang ibabayad kay Justin Brownlee. Although it's a factor, but that's for Gilas Pilipinas, that's for SBP. Huwag na nating problemahin yan. Sila na ang nakakaalam yan. But Jordan Clarkson, in terms of solidarity ng Pilipino, ibibigay ko to kay Jordan Clarkson. The second advantage of Jordan Clarkson over Justin Brownlee is the shot-making ability. Justin Brownlee, he is also a good shot-maker, pero pagdating sa shot-making ability, ibang level talaga yung Jordan Clarkson. Aminin na nating lahat yan. I'm a big fan of Justin Brownlee. I love Justin Brownlee. For me, he is the greatest ever import in the history of the PBA. But in terms of shot-making ability, ito naman talaga ang ticket ni Jordan Clarkson. Kaya siya namamayagpag ngayon sa NBA. Napakaganda ng career of Jordan Clarkson in the NBA because of his shot-making ability. So we cannot compare the shot-making ability of Justin Brownlee and the shot-making ability of Jordan Clarkson. Next is marketing. This is world stage of basketball. This is FIBA World Basketball. Pagdating sa marketing, of course, mas marketable ang isang Jordan Clarkson kumpara sa isang Justin Brownlee. Jordan Clarkson, let me say this. Jordan Clarkson will be beyond FIBA World Cup.
ang makakita kay Jordan Clarkson in the FIBA World Cup playing for our Philippine national team wearing our Gilas Pilipinas jersey, madadala ito ni Jordan Clarkson beyond FIBA World Cup. Mapa NBA man lahat na makakakita kay Jordan Clarkson sa NBA playing for the Utah Jazz o kung kanino mang koponan susunod na maglalaro, si Jordan Clarkson daladala na niya ang imahe ng ating bansa. And that is the market na hinahanap kailangan ng ating bansa in terms of basketball. The world knows that Filipino loves basketball. At magkaroon tayo ng isang manlalaro playing in the NBA na daladala ang imahe ng ating bansa, that is the biggest market na ating hinahanap at ating kailangan. Jordan Clarkson, in terms of marketability, lamang na lamang kay Justin Brownlee. But let me say this once again, kung sino man ang piliin ng coaching staff ng Gilas Pilipinas led by Coach Chot Reyes and Coach Tim Cohn and the rest of the coaching staff, kung sino man para sa kanila ang nararapat, Justin Brownlee man yan or Jordan Clarkson, I am asking all the Filipinos, sana sama-sama nating suportahan, hindi lamang si Justin Brownlee or Jordan Clarkson, but also lahat ng bubuo sa ating Gilas Pilipinas na sasabak sa FIBA World Cup. There are no wrong choice between Justin Brownlee and Jordan Clarkson, and this is a good thing para sa ating Gilas Pilipinas. Dasal ko nga, mapayagan na si Jordan Clarkson maglaro as a local. Total, tayo naman ang mag-host. Sana mapagbigyan, makapaglaro bilang local si Jordan Clarkson. It will be very, very good to see Justin Brownlee playing side by side with Jordan Clarkson in the FIBA World Basketball. Before I end this video, shoutout muna kay Christian Gregor Bernardo, pati na rin kay Alex Aquino. Maraming maraming salamat sa lagi niyong pagtutok sa mga videos ng Chief Kratos TV. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, miss na ninyo ang PBA, but let's enjoy NBA. Eastern Conference Finals, Western Conference Finals. Malapit na rin ang NBA Finals. Let's all enjoy the games in the NBA.